Alam ko na madalas tama yung instincts mo. Pero sa ngayon, Tisay, wala akong ibang maisip kundi yung mga taong nawawala sa akin. Tisay, sa ngayon, gusto ko lang protektahan lahat ng mga taong mahal ko sa buhay ko. Because anything can happen. Lahat pwedeng mawala. Just like that. Importante yung malaman ko, Eddie. Totoong anak, ako na nakikiusap. Sana naman makipagbati ka na sa kapatid mo. Mauna ho ako. Dong. Dong, sandali. Dong, ito na yung panahon para magkaisa tayong lahat eh. Kaya nagdesisyon kami ng nanay na umalis na tayo dito sa Nuestra Vida eh. Bago pa mangyari ulit yung nangyari kay Kai. Anak, gusto sana namin kasama ka. Akala ko po bang naniniwala kayo na may ibang pumatay kay Kai? Sa tingin namin si Diana, pero natatakot kami ng nanay mo. Baka isunod niya ang kapatid mo. Eh, paano yung kaso ni Kai? Ganun lang ho yun? Anak, hindi naman bibitawan yung investigasyon eh. Andiyan pa rin si Mag at si Ian para mag-follow up. Dodong, anak, ayaw namin mangyari kay Tisay yung nangyari kay Kai. Kaya ano? Magtatago na lang kayo? Kung yun ba ang kinakailangan, anak eh. Hindi mo kailangan sumama sa kanila. May pamilya ka dito. Kami. Liz, we already lost a son. Hindi namin kakayaan mo walang pa ng isa. Lalo na ang mami mo. Napansin mo naman siguro, lagi siyang tahimik, tuliro. Lagi lang nasa room ni Gab. She'll just get worse pag umalis ka. Wala pa naman po akong sinasagot sa kanila eh. Kung kinakailangan ka, kausapin ko si Jose. Kausapin ko lang po si Mama. Attorney. What? Hindi pwede. Hindi ako mapagnapalabas sila si Ian para sa burol ng anak niya. I'm positive na mag-grant yung forlaw ni Ian. Usually, 3 days ang binibigay ng court. That's good enough. Makita man lang ni Ian si Kai. Hoy! Sinabi ng abogado ko, nag-request daw kayong makalaya si Ian. Ang kakapal ng mukhaan nyo. Hindi ako papayag lalabanan ko ang request nyo. Kung manggugulo lang kayo dito, umalis na kayo! Oo, guguluhin ko kayo. Hindi ko kayo titigilan. Hindi ako papayag na makalaya asawa mo! Our daughter just died! Karapatan namin to grieve for her! Walang karapatan ng isang mamamatay tao! Between my husband and your husband, sino ba sa kanilang mas may murderous tendencies? Sige nga! Lakas naman ng loob mo pagsalitaan ng asawa ko. Samantalang ang asawa mo, walang ginawa kundi saktan ka pati mga anak mo! Ano, nakalimutan mo yon? Basbos ka! Huwag mong sasaktan yung nanay ko! Kapal na mukha mo! Huwag mong sasaktan ang anak ko! Ayaw kayo! Subukan mong saktan ang mga kliyente ko, Mr. Florentino! Sasampahan namin kayo ng kaso! Dong! Baka gusto mong pigilan ng tatay mo! Tama na. Laban na, Matthew. Let's go. Don't think that just because hindi admissible ang confession ni Kai sa court, mababaya ako magsuwelto asawa mo. Magkakamatayan muna tayo, pero hindi ko hayaang makalaya asawa mo. Dong! Eli, nabalitaan ko kay Tisay yung nangyari. Nakwento ba sa'yo ni Tisay na sinaktan ni Maggie si Mama? Dahil sasaktan daw niya si Tisay. At naniniwala ka naman agad. Eli, parang hindi mo kilala ang sarili mong ina. Tingin mo mananakit siya ng ibang tao? Hindi din ugali ni Mama ang sumugod at mang-away ng tao. Si Mama, lagi nga niyang iniisip kung paano mapapatigil ang gulo. Hindi magsimula nito.
Hindi mo ba nakikita? Pinupuno ni Papa si Mama ng galit para mabawi niya si Mama. Dong, nandiyan ka lang pala. Iniintay ng Mama yung gamot niya. Sige po. Misa mo nang sinira ang pamilya ko. Subukan mo ulit. Papatayin na kita. Pa? Sorry po, hindi po ako nakasama kay Dad. It's okay, anak. Can we talk? Tungkol po ba ito sa sinabi ni Tatay kahapon? Alam ko naman na mas matimbang sa puso mo sina Jose at si Monica. But please give us a chance. Matagal mo naman nang nakasama sina Monica at si Jose. Kami, ngayon pa lang. And with Kai gone now, ikaw na lang yung natitira na meron kami ng dad mo. Kaya anak, I hope you'll give us more time with you. Maggie, desisyon pa rin ito ni Desai. I know, Nay. I'm sorry, Desai. Ian said na huwag kong pakikialam ako ano magiging desisyon mo. At any case, may papakiusap na lang kami sa'yo. Yan ang paperwork that you will need para mapalitan mo ang apelido mo to Veradona. Ho? Pero, anak, this has nothing to do sa magiging desisyon mo kung aalis ka o hindi. Whether piliin mong makasama sina Monica at Jose, I would understand. Ang sa amin lang ng dad mo, with everything that's going on, hindi natin alam ang pwede mangyari. Gusto ka lang namin protektahan. And your birthright. Anak, isa kang Veradona. Ikaw ang tagapagmana namin. Ang gusto lang namin ng dad mo, maging financially secured ka. Ma, huwag kayong magsalita ng ganyan. Walang mangyayari sa inyo. This is just a precaution. But please, pag-isipan mo yung sinasabi ko. At the very least, kapag naging Veradona ka, maaalagaan mo sina Jose at Monica. Hindi ba? Kim. Sasama ka ba kay nila nani pag alis? Hindi. Wala!
Dahil ba sa akin? Wala. Dong! Ano ba? Kung sabi mo naman ako matino. Time first. Teka lang. Dong, siguro mamaya na tayo maglaro. At mag-usap muna kayong dalawa. Tapusin na natin malapit na, oh. Sige, Dong. Balaan na doon. Wala. Dong, hindi ko naman ginusto yung nangyari kay Tita Irene, eh. Tisay? Tisay, hindi lang naman yun, eh. Alam mo ang problema sa'yo? Kapag may pinaniniwalaan ka, sarado yung utak mo. Hindi mo nga binigyan ng chance magbago si Kai, eh. Si Ian Veradona, binigyan mo ng chance si Kai, hindi kahit konti. Dahil sobra akong nasaktan sa ginawa ni Kai. Tao lang naman ako, ah! Hindi ba ako pwedeng masaktan? Kailangan ba lagi akong perfect sa mga mata mo, Dong? Tisay, di mo maintindihan, eh! Tisay, simpleng sorry lang kay Kai. Hindi ko naman iniisa yung maging perfect ka, eh! Yung aminin mo lang nagkamali ka! Hirap mo pa kong baba! Inspector Ruiz to, tungkol kay Christian Veradona. Kailangan siya ilipat sa protective custody. May threat sa buhay niya. Stabilize him. Diyos ko naman. Huwag mo ginagawa nila sa atin to. Hindi po masapat na nawala sa atin si Kai.